What's up? Kumusta sa inyo? And welcome sa panibagong Katacraft episode. So for today's episode nga guys, ay siguro may magtatanong sa inyo kung bakit ang tagal kong walang upload ng Katacraft. So ang sagot lang dyan guys, ay napasobra nga po kasi yung laro ko ng ibang mga games. Kaya hindi ako nakapag-record minsan. At ngayon nga, ay nagbabalik na nga tayo guys, no? Pero syempre, lagi naman ako nandito sa Katacraft guys. Sadyang hindi lang ako nakapag-record. At ngayong episode nga, is i-update ko nga kayo sa lahat ng mga ginawa ko dito habang hindi ako nakapag-record. At papakita ko rin sa inyo yung mga ginawa ko bago kami nag-update ng 1.17. So, simulan na nga natin. Let's go! Let's go! MLG, pangkalawakan! Let's go! Ito na! And panis! So nung nag-update nga po kami ng 1.17 guys, ay hinahanap ko nga po lahat ng mga bagong items na nadagdag dito sa Minecraft. At nahanap ko nga silang lahat guys, kita nyo naman dito. Meron nga tayo dito mga glowberries na nasa mineshaft mo lang makikita. Meron din tayo dito mga amethyst, mga deep slate, cobble deep slate. At syempre itong mga items na to, kita nyo naman, meron tayo dyang glow ink sack. Meron tayong glow item frame, lightning rod, candles, at syempre yung bucket of axolotl natin. And then meron din tayo ditong mga ganyan, kita nyo naman, napakadaming amethyst block yan, or block of amethyst yan. And then dito naman banda guys, ay yung mga bagong ores, kagaya ng mga copper. Ayan, kita nyo naman, meron tayong raw copper, raw gold, at syempre raw iron, at itong mga emerald block natin, na nakuha natin sa mga villagers natin. At syempre nagmine na rin ako, para makakuha nga tayo ng mga bagong blocks, kagaya ng mga deep slate ores. Meron nga tayo ditong deep slate diamond ore, meron tayo ditong deep slate iron ore, at madami pang iba guys, no? Meron din tayong nakuwang amethyst shard na panggawa nga ng spyglass. And then meron din tayo ditong mga diamond ore na kukunin natin ngayon gamit yung fortune 3 pickaxe natin. At syempre hindi rin mawawala yung mga bagong kulay green na blocks guys, kagaya ng mga moss block. So meron tayo dyang moss block, azalea, meron tayong flowering azalea, meron tayong mga leaves ng azalea guys, at meron din tayo ditong drip leaf. Ayun o, may small drip leaf tayo dyan na kapag binone meal mo guys magiging big drip leaf. At hindi siya pwedeng paramiin sa ngayon kasi nga guys, kapag binone meal nga po natin tong isang maliit na drip leaf, ay ganito nga po yung magiging itsura niya. So hindi siya pwedeng i-farm, at pwede nga lang ma-farm yung mga gantong kalaking mga drip leaf. So ngayon naman guys, ay i-explain ko nga sa inyo kung ano nga yung nangyari dito sa base natin. Kasi nga kung makikita nyo, ay marami nga nagbago. So nawala nga po yung bundok, so kinlear out po namin yun ni Master Zerk kasi nga kailangan ko ng malaking space para sa mega base na gagawin ko. So meron nga po akong plano dun guys, no? At meron na akong dalawang option kung ano yung gagawin ko. So yung una nga is gagawin nga po natin tong mga build na to dito sa buong base natin kasama yung flat area dun sa may banda dun. At ang pangalawa namang option ay eto ang nakikita nyo dito, itong malaking bilog na layout natin. So either ito yung gagawin natin or dito nga banda sa may mga flat area. So lalagyan nga muna natin ng mga builds itong banda dito sa may portal, at pag-iisipan natin kung itutuloy mo natin yan hanggang dun or gagawin nga natin yung build na yan. So punta naman tayo dito sa mga bagong builds natin dito sa may base guys, no? So meron nga tayo ditong apat na mga bahay, at tatlo nga dyan guys ay wala nga design kasi nga malupit tayo. At dito naman banda sa isang bahay na to guys, ay syempre ito nga yung nakita nyo kanina, ito nga yung storage area natin. At kailangan ko talaga ng storage area guys kasi nga kung mapapansin nyo naman dito, lahat ng nakikita nyong barrels na to ay merong laman lahat. Ayan o, lahat ng yan may laman yan. So kung di kayo naniniwala, tingnan natin. Ayan o, meron yan. Meron din dito, meron din dito, at naglalag pa tayo. Pero yun nga, eto, eno, meron lahat yan guys, promise. Meron din dito sa may ano natin eh, dito sa may animal farm natin, lahat to meron. Ayan o, meron yan, meron din yan, meron din yan. So ngayon nga guys, ay pupunta nga po tayo ng shopping district kasi nga may nabalitaan na akong panibagong minigame na ginawa ni Kuya Sly. At ngayon nga, ay titignan nga po natin kung ano yung minigame na yon at anong klase ba yung minigame na yon. Maganda nga po, maganda nga po. Balita ko sir, may hinahanap ka ata. Ano ba yung hinahanap mo sir? Oo, yung ano, bagong minigame. Ano, ay, bagong minigame. Ano ba to sir? Pagbibuild ba to sir? Oo, yung pagbibuild. Ah, ano sir? Ito po yung Chunk City sir. Eh, tamang-tama, buti nadaanan ko kayo sir. Eh, daling ko na kayo dun sir. Chunk balita City? Balita ko sir. Opo sir, balita ko sir, magaling kayo magbuild sir ah. Ah, hindi. Hindi, sakto lang. Kasi sir, ang lugar po na yun, ano, mga builder lang ang pwedeng sumali. Oh. At dahil builder naman kayo, feeling ko baka manalo kayo doon, sir. Gusto nyo bang dumami yung pera nyo, sir? Siyempre. Ay, yan ang tamang pag-iisip, sir. Kasi dito, sir, pag nag-build ka dito sa Chunk City, may chance ang dumami yung pera mo, sir. Uy.
Oh, sir, tara, sundan niyo ako, sir. Sundan sige, mo. Sige. Ito na ba 'yon? Ito dito, na ba? Sir, dito po ang Chunk City, sir. Kung nakikita niyo, meron na po mga naka-build na gusali, sir. Oo nga eh. Ang dami na, oh. Ang gaganda nga eh. At ito yung ginawa ko, sir. Ito po ang kulay pula nakatabi ng hotdog, sir. Ayan eh. Mm. Ayan. Ito nga, at ito sa tingin nga ko, sir, dahil builder ka na, ay hindi ka kamo builder, no? Hindi mo siguro matatalo yung gawa ko na to, sir. Ah, kaya yan, tatalunin yan. Kasi sir, para manalo ka dito ng maraming diamante, kailangan matalo mo lahat ng kasali. At para sa akin, parang sa akin pa rin yung may pinakamagandang gusali, sir. Ay hindi, lalaban yan, lalaban yan sa ah, akin, syempre. Kayo, sir. Dito sir, pasok tayo dito sa loob, sir. Pasok po kayo, ito po. Una na kayo sa yan. Oh, ano to? Ayan kung nakikita nyo, dito nyo po ilalagay yung pangalan nyo, kung saan po yung address nyo. Dito lang po sa kabila, yung pambayad. Kung nakikita nyo, sobrang dami na po sumali. Magkano ba yung bayad dito? Magkano? Ito pong libro, sir. Basahin nyo po ito. Pero yung pambayad, sir, 5 diamond blocks. Murang-mura lang, sir. 5 diamond? Opo, blocks, sir, blocks. Hindi ba scam yun? Hindi ba scam yun? Hindi scam yun, sir, kasi sir, pag nagbayad ka ng 5 diamond blocks, tapos ikaw yung nanalo, mapapalik din yung pera mo, tapos mananalo ka pa ng prizes. Sige. Opo, sir. Magbabayad na ako ngayon. Basahin nyo lang po ito mamaya kasi medyo mahaba-haba ito, sir. Para sige, hindi sige, kayo maligaw sa pagbibuild nyo, sir. So, ayun po, sir. May mga katanungan pa po kayo, sir. Wala na. Ano, sir? Mas maganda siguro, sir, kung bibili ka ng dalawang lupa kasi dalawa? More chances of winning. Opo, pagka dalawa yung binili nyo, more chances of winning. Sige, try ko kung kaya ng budget. Opo. Sige po, sir. Dito po sa labas po kayo bibili ng lupa po, sir. Diyan po, dito po. Pipili po kayo dito sa labas, sir. Opo, yan. So kahit saan dito, bahala, kahit sir. Saan. Opo, kahit saan po dyan, sir. Kung ayaw nyo matabunan yung mga build nyo, sir, piliin nyo pinakamagandang pwesto, sir. Oo nga. Ay, meron pa pala akong tanong. Ano yun, sir? Paano yung ano dito? Paano yung rules? Kung yun paano na, sir, manalo? Pabasahin nyo yung libro, sir. Pabasahin nyo yung libro. Ando na lahat ng kailangan nyo manalo. Sige. Sige po, sir. Salamat. Sir. Sige po. Salamat po, sir. Salamat po. Wait lang pala. May nabibigay. May regalo ako. Ay, regalo, sir. Ano po yan? Ano yun? Alis na ako. Grabe slowness, sir. Napakasama. Paalam. Nadamay pa ako. So, ngayon nga, guys, ay nandito na nga tayo sa may building kung saan tayo magbabayad ng lupa. At ito nga yung mga payments. Dito natin nilalagay yung ngayon, 10 place, 5 diamond blocks. And then, ang napili ko ang lupa, guys, ay yung block 6, lot 3, or 18. Kasi hindi ko alam yung bilang. At hindi ko sa inyo pwedeng ipakita ngayon yung lupa, guys. Kasi nga, nagbibuild ngayon si Kuya JC Grit. At baka may spoiler. Pero yun nga, nabasa ko na nga rin pala yung mga rules. At ngayon naman, ang gagawin naman natin is magagather na tayo ng mga materials para nga makapag-build na rin tayo. So, yun na nga, guys, no? Let's go! So yun na nga, guys, no, ngayon nga ay nandito na nga tayo sa area natin kung saan tayo magbibuild ng skyscraper. At eto ngayon, guys, eto na nga yung layout natin. And then yung mga materials naman ay nandito nga banda. So tinago ko siya. So eto nga sila, guys, no, kita nyo naman napakadami nating shulker box dito. At ang gagamitin nga pala natin na mga materials ay lahat ng klase ng mga prismarine blocks. Kita nyo naman, meron tayo ditong dark, meron tayo ditong mga end rod, ayan, kita nyo naman, si lantern, at mga iba't ibang klase ng mga prismarine blocks. At hindi ko nga pala siya pwedeng i-timelapse, guys, kasi nga wala pa pong update yung replay mod. Kaya ang gagawin ko na lang is i-update ko na lang kayo sa bawat gagawin natin dito, kasi masyadong mataas to, kita nyo naman. So yun na nga, guys, no, simulan na nga natin yung pagbibuild ng skyscraper. Let's go! Saan ba yung harap nito, sir? Dito yung harap. Dito. Ah, paano, sir, kapag may nagtayo ng building dito, eh, hindi na makikita yung harap, sir? Ah, gigibain. Oh, eh, paano nyo gigibain, sir, kung hindi sa inyo yun? Kaya, ang suggestion ko sa inyo, sir, bilhin nyo tong harapan, sir. Ah, hindi, pwede naman dito, pintuan, no? Saan?
Eh kaso sir, pupunta pa sa likod sir, pupunta pa dito sa likod, sabihin, ay pupunta pa tayo sa likod, nakakapagod. Ay hindi, dito yung daan. Dito yung daan. Pahirapan mo pa yung judge, oh. Wala, hindi ako bibili ng lupa. Kasi sir, pag binili nyo yung lupa dito, pwede nyo siya i-customize. Halimbawa sir, isipin nyo sir, builder ka sir, builder. Ito, ito, maganda to para sa'yo. Isipin nyo sir, grand entrance dito sa harapan ng ano yun, ng skyscraper. Uy, tama. Ganda yun sir, oh, isipin nyo. Oh, oo nga, maganda nga. Like a bill, oh, diba? Pag binili nyo to sir, hindi ka na natabunan, pwede ka pa maglagay ng garden, at mananalo ka talaga sir. Ako oo, talaga, pwede, sir. Pwede. Pero hindi ako bibili. Kapag bumili, kapag... May enchant kasi tong food ko eh, no? O, diba? Last, diba? Ay, wag, wag! Ayoko yan. So, eto na nga pala guys, yung update natin dito sa skyscraper natin. Kita nyo naman, eto nga yung panimula niya. So, eto yung pinakababa. And then, eto naman yung itsura dito sa may gilid. Ayan. So, nalagyan ko sila ng mga end rod para may liwanag dyan and then may design. At syempre, dahil nga malupit tayo guys, wala na naman ako dalang scaffolding. Kaya, pumunta muna tayo ng base para kumuha nun. And then, i-update ko kayo guys kung anong mangyayari dito sa binibuild natin. So, yun na nga guys, no, natapos ko na nga palang gawin yung skyscraper natin dito. Kita nyo naman, eto na nga yung itsura niya ngayon. So, punta nga tayo dito para makita nyo na mas maganda. Ayan, kita nyo naman. Medyo mapayat siya kasi medyo nano tayo dito ng space. Nakakala ko kasi sosobra to, kaso hindi siya sumobra. And kinulang tayo dyan guys, kaya ganito yung itsura niya ngayon. Medyo mapayat siya, pero okay naman na yan. So ngayon nga, ipupunta nga muna tayo ng base guys. Kasi nga tulad nga nung sinabi ko kanina, na imamine nga po natin lahat ng mga nakuha nating diamond ore gamit nga yung Fortune 3 pickaxe natin. So ngayon nga guys, ay nandito na nga tayo sa base natin. At dala ko na nga ngayon yung mga diamond natin. Kita nyo naman, hindi ko nga pala sinama yung deep slate diamond ore natin kasi nga kinokolekta ko yon. At eto na nga yung Fortune 3 pickaxe natin guys. Kita nyo naman. At ngayon naman, isilalagyan na nga natin tong mga diamond ore para nga ma-fortune na natin sila. So lagay lang natin dito yan hanggat sa maubos nga yung diamond natin. So eto na nga siya guys, kita nyo naman, eto na nga yung mga diamond natin at ready na sila para i-fortune natin. So kunin nga natin dito ngayon yung Fortune pickaxe natin. And then hulaan nyo dyan sa comment section kung ano nga yung makukuha natin or kung ilan yung makukuha natin. So umpisan na nga natin to. Okay, tanggalin na natin yan. So naminan na nga natin yung mga diamond ore guys. At ngayon naman, isipapakita ko na nga sa inyo kung ilan ba talaga yung nakuha natin. Kasi ako hindi ko din alam kung ilan. So eto na nga. Ayan, okay. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. And then 5 na diamond. So meron tayong 5 stack and then 5 na diamond. So tignan nga natin kung ilan to. So meron tayong 36 na diamond blocks dito sa nakuha nating mga diamond. And then kunin nga natin yung treasure box natin. At ilagay na nga natin to dito sa ating mga kayamanan. Kita nyo naman, meron na tayong... Ayan yan. Oop, may pangalan na tato ah. Ken place, ayan, okay. So meron na tayo dyang 1 stack and then 36 na mga block of diamond. And i-plus nyo pa to, so 1 stack and then 41 na diamond blocks. So marami na tayong mga diamond dyan guys. At okay naman na yan. So that's for it for today's episode guys, no. Sana na nag-enjoy kayo at kung nag-enjoy man kayo, awin nyo nga kakalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe. So yun lang naman guys, no. See you in the next episode.